Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Kumusta, kumusta, kumusta na po ang lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At sa mga palaging nagsusubaybay at nanonood ng mga bagong uploads at iba pang mga video dito sa aming YouTube channel, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-iwan ng kanilang mga comment para magtanong, mag-suggest at kung ano-ano pa. Comment, mag-comment lang po kayo sa bawat video namin kung mayroon kayong gustong klaruhin, gusto kayong itanong, mga suggestion ninyo, huwag kayong magdalawang isip at huwag kayong mahiya. Welcome na welcome po ang lahat. Lalo na yun ang kailangan ng tulong at payo pagdating po sa mga online lending. Gagawin namin lahat ng aming makakaya para po matulungan kayo sa pamamagitan ng pagbigay payo sa inyong lahat. Ngayon po ang bigyan nating pansin sa video na ito, ang katanungang ang online lending collectors ba ay nagpunta sa mga bahay o sa field, o nagfi-field din ba yung mga online collectors, yung mga tumatawag sa inyo at mga nagte-text sa inyo? Ang sagot po dyan ay hindi po. Ang mga online collectors, ang trabaho lang po nila ay mananakot at maniningil online. Ibig sabihin, pag online, virtual lang po yan at hindi natin kilala at hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng mga tawag. Although minsan nagpakilala sila ng pangalan, pero hindi po totoong pangalan yan. At yung mga text din po na natatanggap natin kapag malapit na ang ating due date, or yung mga text na pinapadala sa atin, natatanggap natin pagkatapos ng ating due date, o yung mga contacts natin na tinitext at hinaharas ng mga online lending collectors. Tulad ng sinabi namin, kung hindi nyo pa alam, ang mga online lending collectors ay third party po, hindi po sila kasamahan mismo sa online lending app or sa mga ULA. Hinahire lang po sila, ginagamit lang po sila para sa paniningil. Isang company din itong mga online lending collectors. Hinahire sila ng mga online lending app. Kapag hindi ka nagbayad ng iyong utang sa mga ULA, yung number mo o yung detalye, yung personal details mo ay ipo-forward nila sa third party lending collectors, at ang lending collectors, yung mga online lending collectors, sila na po ang bahala para kayo ay puwersahin sa kahit anong paraan. Unang-una, tatawagan kayo at ite-text kayo, and then kapag hindi ka pa nagbabayad, yung contacts mo, ite-text din nila, and then kung ano-ano pang mga pananakot at panghaharas ang gagawin nila. Kaya lumakas din ang loob ng mga ito dahil hindi sila nakikilala ng mga taong tinatawagan at tinitext nila. Kaya lakas loob nilang sasabihin sa inyo kung ano-ano na lang ang mga salitang medyo masakit para sa atin, na parang tinatapakan nila ang buong pagkatao natin sa maliit lamang na halaga. Pero yun ang gagawin nila dahil hindi natin sila kilala. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng mga boses na tumatawag sa atin. Hindi natin alam kung sinong mga tao ang nasa text na natatanggap natin at sa ating mga contacts. Kaya para hindi lang kayo ang matatakot, dapat takutin niyo rin sila. At paano niyo magawa yun? So, gumawa din kayo ng paraan para i-reverse ninyo yung sitwasyon. Hindi porkit na mayroon kang utang ay basta-basta ka na lang po nilang tatakutin at haharasin. Yung sinasabi nila na idadama yung pamilya mo, hindi totoo yun. Pananakot lang talaga nila yun kasi nasa online. Yun ang advantage sa online. Yung mga virtual na tao, yung mga hindi natin kilala,
Diba? Ang daming mga nagpakilala, ang dami nga, yung iba nga, ginagamit nila din ng kung ano-ano ang pinagagamitan nila sa online, ano? Online system. So, ganun din, parang sistema din nila na takutin ka, haharasin ka, para porsahin ka magbayad sa iyong utang. So, huwag kayong matakot at takutin nyo rin sila. Yung sinasabi nila, pupunta sila sa barangay para doon kayo magharapan ni Barangay Captain So-and-so. Pupunta sila ng korte at gagamit pa sila ng kung ano-anong mga pangalan ng mga abogado. Tapos yung mga abogado, walang kaalam-alam. Marami na po ang mga abogado na nagamit ng mga online lending collectors. Ikaw na hindi ka sanay na mayroong nagte-text sa'yo na abogado, akala mo totoo, kaya maghahanap ka ng paraan ngayon para makapagbayad ng iyong utang. Pero sa likod pala nito, pinagtatawanan ka lang ng mga online lending collectors. So ang mga online lending collectors ay talagang virtual lang po yun ang ginagamit nila para takutin ka, haharasin kayo para magbayad kayo ng inyong mga utang. Hindi po sila nagpi-field. Yung mga nagpi-field po, iba din po ang ina-assign ng mga OLA. Pero hindi, maliit lang ang chance na ang mga OLA ay nagpapadala ng mga field collectors nila. Yun yung mga OLA na mga legit. Pero yung mga OLA na hindi legit, yung mga illegal, hindi talaga yan nagpapadala ng collector sa field. Ang ginagawa nila online lang talaga, virtual, na sisingilin kayo, tatakutin kayo through calls and texts. So sana po ay nalunwanagan kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mayroon kayong gustong i-suggest mga topic na pwede namin gawa ng video dito sa ating YouTube channel, please don't hesitate to comment down below. At kung mayroon din kayong gustong tulungan o gustong makaalam din tungkol sa ating YouTube channel, please like and share sa mga video namin dito. And of course, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga bago namin videos, lalo na tungkol sa mga online lending apps. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, see you around. Paalam!